Kumusta ulit sa inyo lahat? I hope na nagustuhan niyo yung in-upload ko video last week. So bago ko pala sabihin lahat, isa-shoutout ko muna yung sponsor ng video na ito na... Joke lang walang sponsor to. So wag na nating patagalin pa, simulan na natin. Sasabihin ko na agad yung mga naisip ko. So ayon naman sa nababasa niyo sa title, meron akong dalawang naisip para maranasan natin yung pagkakaroon ng marami sa onte na meron tayo. Unang-una, reduce screen time. Napapansin niyo ba na madalas puro magaganda yung mga nasa internet? Siyempre, normal lang yun kasi kung ako rin mismo, tapos may nangyari sa akin maganda, siyempre yung i-post ko at iiwasan kong i-post yung mga pangit na meron sa akin kasi gusto ko rin na magkaroon ng magandang impression sa ibang tao. Pero dahil sa fact na ito, hindi natin may iwasan na ipag-compare natin sarili natin sa kanila. Na makikita natin na sila, meron na silang ganito, may nabot na sila na ganyan, samantalang tayo, andito pala tayo. Mas nangingibabaw yung mga wala sa atin kaysa sa meron tayo kasi masyado tayo na-expose sa buhay ng ibang tao. Maganda siguro na example dyan yung panonood ng mga cooking show. Yung mga cooking videos na naisip ko rin na sana maluto ko rin ito, makain ko rin ito kasi parang masarap, ganun. Itong sistema na meron tayo, nag-create siya ng inggit sa atin. At para sa akin, hindi ko mapigilan na i-compare ko yung sarili ko sa iba. At sinishare ko to sa inyo dahil alam ko na hindi ako nag-iisa dito. Pangalawa naman, become more minimal. Hindi ko sinasabi sa inyo na maging minimalist tayo. Yung mga pagkakaroon ng mga gamit na sobrang sakto lang. Kung mapapanood nyo sa YouTube yung mga minimalist, kadalasan meron silang isang kutsara, isang tinidor, isang pinggan, okay na yun. Tapos, minsan yung mga damit nila, mga iilan lang or pare-parehas. Tinatanggal nila lahat ng mga gamit na wala namang saysay sa bahay. Kahit pang design lang, inaalis nila yun. Hindi ko kayo sinasabihan na mag-ganon. Pero gusto ko lang ipakita na having less makes me put more value to the things that I already have. Sa mga nakakilala sa akin dyan, mahilig ako sa mga gadgets, lalo-lalo na sa mga cellphones. Hindi ko ma-feel yung contentment sa sarili kong phone na meron ako ngayon. For example, dati, Android ako dati, tapos naiingit ako sa mga naka-iPhone kasi parang status symbol kasi yun, di ba? Na kung naka-iPhone ka, cool ka, ganyan. Pinilit ko yung sarili ko na makapasok ako dun sa group na yun. Dumating yung time na naranasan ko rin na mag-iPhone. Ewan ko kung bakit, pero nung nag-iPhone ako, akala ko na matatanggap ko na yung contentment doon. Akala ko na hanggang pagtapos ko ng college or even senior high school na makukontento na ako sa meron ako. Pero nung tumagal yung iPhone sa akin, na-miss ko kung ano meron yung Android. At nung nagkaroon ako ng opportunity, ayun, tinay ko yun at bumalik ako sa Android. I tried to look back nung hindi ko pa nararanasan yung iPhone. Sobrang gusto ko ng iPhone. Pero nung na-miss ko yung customizations, yung mga pwede mong gawin sa Android, na-miss ko naman tong Android. Naisip ko na makukuha ko yung mga kulang sa Android. Naisip ko na kahit anong subo ko sa pag-fulfill ng mga desires ko, hindi ko siya ma-feel na maging enough siya. Hindi nagiging sapat yung mga ninanais ko na itagtag sa buhay ko o palitan. Pero kung gusto mong bumili ng madaming damit, nasa sa'yo yan. Kung gusto mo kumita ng malaki, ikaw bahala dyan dahil gusto mo yan. Hindi ko naman na sisirain yung mga pangarap ninyo na may makuha sa buhay, may ma-attain. Gusto ko rin naman yung mama. Hindi ako mama. Kukunyari, kung papipiliin mo kung maging mayaman or maging mahirap, syempre mas gusto ko maging mayaman. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na yung pag-attain natin ng mga bagay-bagay sa mundo na ito, yung mga pagdagdag natin sa pagiging tayo, ay hindi nangangahulugan na mas magiging masaya ka kaysa sa ngayon. Marami na sabi sa atin na kung may pera lang ako, makakatulog na ako ng mahimbing. Kung may pera na ako, mawawala na lahat ng problema ko. Kung gusto mo maging kontento sa buhay, wala sa pera yan. Kung gusto mong maging kontento sa buhay, wala sa mga gamit yan, wala sa dami ng kaibigan o sa dami taong nare-respeto sa iyo. Masarap magkaroon ng maraming pera kasi pwede marami kang mabibili.
Pero hindi yun magiging sapat para makontento ka sa buhay mo. Masaya na magkaroon din ng maraming kaibigan, pero hindi mo kailangan ng madaming kaibigan para ma-feel mo na may nagmamahal sa'yo. Minsan namin mistaken natin yung pag-iisip natin na parang may kulang sa'kin, so dapat akong magdagdag. Pero gusto ko lang sabihin na ang mga magpapasaya sa'yo ay nasa sa'yo na. Hindi mo na kailangan pang maghanap ng iba. So, yun lang po. I hope na natuto ulit tayo ngayong quarantine na ito. Maraming salamat sa pag-take time na makinig dito dahil hindi ko naman ina-expect na magkakaroon ako ng kahit lagpas 150 na views sa una kong video na isa. Maraming salamat sa panonood. See you ulit sa susunod.